So, hi mga katoyski, welcome back to my channel. So, ngayong araw na to, ang videos natin is about sa pag-level up ko ng aking SJ cam para sa ating motovlog. So, ngayon ito na ang aking tura na aking camera. Yan. So, level up na siya kasi meron na siyang mic sa loob. So, papakita ko na sa inyo kung paano kong ginawa itong male jack niya para sa ating audio. So, ayun. Ito. Ito na ating bagong gawa na male jack para sa ating lapel mic. So, ginawa ko to kasi yung dati natin gamit, yung hose na nakalagay lang sa waterproof case. Yan ang dati natin gamit, diba? So, hindi na siya, ano, okay naman siya gamitin. Yung nga lang kasi, yung masyado na malakas yung noise pagka mabilis na yung takbo mo. So, hindi na ganun kalino yung boses ko. Hindi na masyado marinig. So, ano, kung mapanood yung last kong video, doon hindi niyo narinig yung boses ko na nagsalita ako dun sa dito sa gamit ng SJ cam. So kasi hindi ako nagsalita nun dahil ano masyadong malakas yung ugong, so hindi talaga maririnig yung boses ko dun. So ngayon nag DIY ulit ako, so nakita ko sa ibang video na pwede pa lang gumawa ng cord para dito sa lapel, para dito sa SD cam na to, na SD 4000 air. So yun, papakita ko lang sa inyo yung loob, kung itsura na ito, para makita nyo kung paano ko siya ginawa and kung anong ginamit ko na male jack para dito. So watch this. So ito guys, papakita ko sa inyo ngayon yung pagkakabit ko ng ating SD cam. So, meron yan dito sa gilid na yan. Dyan nakalagay yung dati niyang ano, internal mic. So, ang ginawa ko dun, tinanggal ko yung internal mic. Ininang natin, inalis ko din. Nagabit tayo ng dalawang wire dun sa part ng internal mic. Yun yung negative at positive niya. Tapos nun, so kumuha ako ng male jack. Yan. Dito na galing male jack. Ito. So yan. Yung isang butas na yan. Diyan ang galing yan. So papakita ko sa inyo yung loob nito. So ito guys yung loob nito. Yan. Dito ako kanuha yung male jack na ginamit ko. Ganito. Dito yan sa kabila. Yan. So kinuha ko itong isa, then nilipat ko rito. Nilipat ko rito sa ano na to. Yan. Ayan yan. Ayan yung ginamit natin na male jack. So ganoon din lang din yan, dalawang wire lang din ang lalagay nyo dyan. Isang ground, tapos yung dalawang top nyan. Kasi dito may kita mo, kita nyo dito sa part na to. Ayan, tatlo yan, diba? So, yung dalawa dyan is yung left and right nya na sa para sa speaker. Then, yung isa dyan ground. So, tester nyo lang para mahanap nyo kung saan siya part. Then, itap nyo lang yun doon, ihinang nyo. So, kung hindi kayo marunong maghinam, ipahinang nyo lang sa ano, sa gumagawa ng cellphone. Ayan. So medyo nagkaroon ako ng konting struggle dito kasi nangyari yung pagkakalagay ko nito ng aking male jack. So tutos yung makikita siya, may lalagay siya dapat nakaglue. So nakaglue dapat, diba? O, ngayon na nangyari, gumapang si glue papunta rin sa aking memory card. Yan, dito sa loob. Sa loob ng memory card. Ngayon si memory card dumikit. So, nakurap yung files ko dahil hindi na binabasa yung memory card. So, pinilit ko pa siyang buksan. So, ayun, nagka-problema tayo sa ating memory card.
Kaya nangyari, dinala ko pa siya sa cellphone repair kasi sila lang yung pwedeng magawa ng mismong slot ng memory card dahil nasira na yung ating slot ng memory card. So ayun, at least ay nagawa naman siya. So yun, shoutout nga pala kay Boss Rick, Boss Rick Satorio. Siya yung pinagawa ko niyan yung ano nung paghinang ng memory card, ng slot ng memory card. So yun guys, kayo iwasan yung na gumapang yung glue papunta rin kasi baka pwede masira yung pinaka-circuit na itong ano, itong camera. Yun ang iiwasan nyo. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung gawa kong mic. Yes, gumawa rin tayo ng mic. Ilalagay natin dito sa ating helmet. Yan. So, papakita ko sa inyo. Wait lang. So, ito siya guys. Ito yan. Ito yung cord na aking DIY na lapel mic. So, napakita ko sa inyo yung mismong lapel. Yan. So, yan. Gawa ko lang siya. So, papatanggalin muna natin. So, ginawa ko, inikit ko siya dito sa loob ng helmet. So, ito na. Ito. So yan, ikaw nakita nyo, yan. Yan yung maliit na yan. Kita ba yan? Yung maliit na yan, yung bilog na yan nakikita nyo. So ano yan, mouthpiece ng cellphone. Sirang cellphone. So kinuha ko yung mouthpiece. Then, dalawang wire lang din naman kasi yun. Kinabit ko siya sa cord na 3.5 mm. So, ang gagawin nyo lang, kabit nyo lang yung dalawang wire na ito ng 3.5 mm, kulay ano yun eh, pula puti. Then yung kabila yung ground. So, si yung mouthpiece din naman, may wire din yan, may kita nyo, dalawang wire din yan, pula at saka itim. So, yung pula, ayun yung positive, then yung itim, ayun yung ground. So, kabit nyo lang yung ground, dun sa ground na itong 3.5 na wire na to. Tapos yung positive naman, kabit nyo dun sa left and right na wire nya. So dalawang color lang, pagsamahin nyo lang yun, din kabit nyo. Tapos ito kinuha ko lang to sa ano, sa sirang mic din, microphone talaga na audio, pang video okay. So ang gagawin na natin yan, nakita nyo, lalagay na natin to. So gagamitin natin to si para dun sa noise, para mawala yung noise ng ating mic kasi pag nagsasalita ka may ano yan, may parang scratch na noise. So ginawa mo ko lang siya yung dito yan. So pagkalagay nyo, ilagay nyo lang din ng wire dito. Saka natin ngayon kakabit sa ating helmet. So, sa paglagay ng helmet, ilagay nyo lang dito siya sa ano. Kailangan nakatapat din sa bibig nyo. Ilagay natin. So, ginawa akong paikot para pagka hindi nahihila. Kasi yung iba kasi minsan nahihila eh, pagka natatanggal. So, ganitong paraan hindi siya nahihila. Ayan. So, diba? Ang linis nung pagkakano pagka dito mo, pinaikot mo rito. Wala masyadong laylay. So, ikabit na natin yung ating camera.
kacau kan. So kita natin dito, so ito dito sa case ko ha, nag ano pa ako sa kanya, tapos pa ako sa kanya yan, diba? Yan, so nagtapos pa ako sa kanya rito para mailagay ko tong mailagay ko yung cord yung jack yan. So dito sa case yan, so pasok yung ating jack yan. So yan ang ating setup ngayon, yung ating bagong setup na ating SD cam sa ating helmet. So ito na yung gagamitin natin ngayon sa ating biyahe. So yan, dito makapagsalita na ako ng maayos dito sa SD cam natin ito. So yan, testingin muna natin para malaman natin kung okay yung pagkakakabit ko ng aking audio mic. Then watch this. So, yon, testingin ulit natin ang aking SD cam. Sana ngayon eh, gumagana na siya, maayos kumpara kanina. So, biyahe tayo ulit, ikot. Then mamaya malalaman natin kung okay na to. So, yun, nag-convert tayo ng external mic para dito sa ating SD cam. Then nag-convert din tayo ng lapel mic. So gumawa tayo ng lapel mic tsaka external mic. Tetestingin natin kung okay ba to sa biyahe. And sana gumana na. So ayun, nagka-problema rin ako sana sa memory card. Naabot yung memory card, medyo nagkaroon ng corrupted. So ngayon, ewan ko kung okay na siya. Sana okay na. Pag-testing natin. So yun, ikot lang tayo. So yun na nga, kaya na kasi nagka-problema ako rito na yung SD cam is ano, nawala, di kumana. So ngayon matetesting natin kung okay na siya. Kasi mamaya kanina laban ang biyahe ko eh, pagdating dun wala, nga nga pala, hindi pala gumagana, nakorap na pala yung files. So dito muna natin tetesting yun. So yun nga, sana okay na siya. Testing ang aking DIY na external mic, then kasama na rin ang ating lapel na DIY din. So dito malalaman natin, subukan na natin itong ating SD cam kung ayos ba o malinaw ba, naririnig ba ako. So malalaman natin yan. So yan, dito na tayo ngayon, pababa na ulit. So sana okay na yung mic. So kasi siyempre ang alam kong capacity nito sa bawat video is 25 minutes ang captured nya. So tingnan natin kung okay na. Ginawa ko rito kasi parang nagano yung ano, yung memory card nag-corrupt. Kaya ang ginawa ko, binago ko yung ano, pinormat ko siya. May format na nakalagay dito sa settings ng SD cam. So yun, tinesting natin kung pagka-format ng kung gagana ba. Okay naman, gumana naman siya. So yun lang, nung tinanggal ko na yung mga files dati dito sa memory card ko, which is yung 128 ang gamit ko na memory card dahil nasira yung ating SD card noon. So yun nga, ayos na siya ngayon. So yung mga gamit na natin ulit. So sana nga okay na para testing ulit natin ang sunod na araw. Para pagbiyahe ko ay ayos na ayos na. So ayun, napanood nyo na yung aking video. So
So kita nyo ang ganda ng voice quality ng ano, ng boses ko ron. So mas rinig siya kaysa doon sa labas, which is mas okay. So yun muna. So don't forget to like and subscribe sa akin channel. Susunod natin na video. Update ko kayo.